samidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoong, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Alina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong dumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinistinisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siya'ng sandigay,
ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalan sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Halina susi ng gabi, binubuksan mo ang langit, upang kami ay masagip. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good evening, good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa Miyerkules sa ikatlong linggo sa panahon ng Adbiyento. At para sa mga nagsisimbang gabi, nakakalimang gabi na sila. Kaya nga sabi ko doon sa mga nagsisimbang gabi, aba galing-galingan ninyo, baka kung kailang isa na lang, mapurnada pa ang siyam na gabi ninyo o ang siyam na madaling araw. At para makasigurado tayo kuminsan, alam niyo po, nung ako'y dumating dito sa Quiapo, alam na ho ng mga gwardiya yan na halos gabi-gabi akong tumatawag sa kanila kasi magpapagising ako sa umaga. Ha? Nagpapa-ring ako, kuya, pakiring ako ng 5, ng 5.30, ng 4 p.m. para siguradong magigising ako. Alam niyo mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, 5 araw na lang yata, Pasko na. Tanungin natin ang sarili natin, bago matapos ang taon na ito, napakinggan ko na ba ang dapat kong pakinggan? Lord, sana magising na ang mga dapat nang magising sa buhay nila. Isang mahalaga pong utos, isang mahalagang bagay na ginagawa at dapat nating gawin ngayong Adbiyento ay ang salitang makinig. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa sa Ebanghelyo, narinig natin ang salitang makinig. Sa ating unang pagbasa, ano ang sabi ni Propeta Isaías? Makinig kayo, huwag nyo nang galitin ang Diyos. Ginagalit nyo na nga ang isa't isa, pati pa naman ang Diyos, gagalitin ninyo. At saan daw nagagalit ang Diyos? Simple lang. Alam ito ng bawat magulang. Dahil matigas ang ulo natin. Dahil hindi ka nakikinig. Sino ba namang tao ang hindi magagalit kapag hindi siya pinapakinggan? Sino ba namang tao ang hindi maiinis, magtatampo, pag hindi na siya pinapahalagahan? Dati ho, may isang pelikula pambata, hindi naman pangbatang, hindi cartoons, ang pamagat Nanny McPhee. Dalawang part yan, may part 1, may part 2. May magandang sinabi itong si Nanny McPhee, isang yaya ng mga batang matitigas ang ulo. Sabi niya, "If you need me, but you do not like me, I will stay. But if you like me and you do not need me, I will go." Ilang kaya sa atin ngayon ang ganyan? Na pinipili mo pa rin manatili kahit parang hindi ka na pinakikinggan dahil meron ka pa rin ipinaglalaban. Siguro ganyan ang Diyos sa tao. Kahit matigas ang ulo natin, hindi nagbago ang kabutihan ng Diyos. Hindi sinukuan ng Diyos ang katigasan ng ulo natin. Marami ng propetang pinadala ang Diyos. Hindi nakinig ang tao. Hindi siya naniwala. Hindi siya nagbalik loob. Gumawa pa siya ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Matigas ang ulo. Pero ang Diyos hindi nagbago sa kanyang kabutihan. Kaya meron tayong tinatawag na December 25. Kaya may Pasko. Dahil may Diyos na hindi sumuko sa katigasan ng ulo ng tao. Hindi na propeta ang pinadala niya, ang kanyang nag-iisang anak. At sa ating ebanghelyong narinig, ito'y magandang halimbawa ng mabuting pag-uusap ng tao. Alam nyo, sabi nga ng matatanda,
wala namang hindi makukuha o madadaan sa mabuting pag-uusap. Yung ebanghelyo natin ay isang magandang pag-uusap. May anghel na nagbigay ng mabuting balita. May mabuting balitang ibinigay ng kaligtasan. At may Maria na nakinig at sumunod. Sana lahat ng tao ganyan mag-usap. Magpagamit ka lang sa Diyos. At huwag kang magpapagamit sa kung sino-sinong sasamantalahin ang kahinaan, ang pangangailangan mo. Sana mabuting balita. Sana katotohanan at kabutihan lang ang lumalabas sa bibig mo. Ang binibigay mo sa iba at hindi puro kasinungalingan at paninira. At sana, katulad ni Maria, sana makilala ka bilang isang taong hindi lang maraming naririnig, kundi mabuting makinig. Kahapon, nagdala na po tayo ng pamaskong handog sa mga kapatid nating katutubong dumagat sa Norsagaray, Bulacan. Umakyat kami ng bundok para magdala tayo ng pamasko sa kanila. Alam nyo, habang kami ay nagbababa ng mga pamasko natin, yung mga lalaki katulong namin magbaba, yung mga bata at yung mga matatanda nakatingin sa amin. Alam nyo, yung tingin nila na may kasamang ngiti. Ang gaganda pa naman ang mga mata nila. At habang kami ay nagbababa, may isang batang maliit doon, talagang titig na titig siya sa akin. Kaya ang naibato ko lang sa kanya, ngiti rin. Pero parang nagkaintindihan kami sa ngiti. Kaya siya ang una kong binigyan ng ating regalong pambata. Hindi ko alam kung nabudol-budol niya ako. Pero basta, naintindihan ko. Narinig ko ang ngiti niya. Sa pagkapatuloy na misa natin, ilang araw na lang, matatapos na ang taon na ito. Makinig ka. Pakinggan mo yung mga taong kasama mo sa bahay, yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga lagi mong kasama. At pakinggan mo yung mga tao sa paligid mo. Marami silang gustong sabihin kahit wala kang naririnig. At alam ng Diyos, hindi ka bingi. Naririnig mo sila dahil ang pinakamahalagang salita ay madalas hindi nasasabi. Kung hindi higit sa lahat, nararamdaman. May ilang araw pa tayo, makinig ka. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating pong itutugon, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo.
Sa pamamagitan ni Maria, tinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, tinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, tinggin mo kami. Ama naming maawain, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang walang sawang nagpapatawad sa iyo, ang walang sawang nagmamahal sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyo at lulukuban
kumakanta ng kataas-taasan. Ika'y maglilihit mga anak ng isang lalaki na tatawagin mo Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, makahari siya magpakailanman ang kaniyang kaharian. Alam mo bang si Isabel ang pinsan mong matanda na baok di maari magkaanak pa siya? 6 na buwan na may sanggol sa sinabubunan niya, lahat ay magaganap pag Diyos ang nagtakda. Ika'y maglilihit mga anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kaniyang kaharian. Narito ang lingkod ng Panginoong Diyos, mangyari ang wika mo at ang kaniyang loob. Panawagan, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyo hindi lamang sa pagsisimbahan ninyo dito, kundi sa pagbibigay ninyo ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong sa ating parish office at ang mga in-kind donations doon po sa likod sa Benedict Building. Ang mga bigas, dilata noodles, kape, sabon at tubig, yan po ay naipamahagi na natin sa iba't ibang parokya, komunidad, institusyon, lalo na ngayong Disyembre. Bukas o at sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang pagbibigay natin. Salamat. Alam namin meron din kayong mga sariling pangangailangan. Salamat dahil pinili nyo pa rin magbigay ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, inulwalhati ka namin.